Hi guys! Today naglilinis tayo ng kotse. Pinapawisan ako ng maraming singot. As in. So, naglilinis ako ng kotse ngayon. Ang yaman ko, no? Dalawa yung kotse ko, guys. Puros Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Bench. Benz. Daming candy si Kotapyo dito. Yan, ganito yung buhay katulong dito Singapore, guys. Sabi nila, wala daw sa kontrata yung paglilinis ng sasakyan. Pero depende naman yan sa ano ng amo nyo. Sa akin, okay lang maglinis ng sasakyan. Okay lang, walang problema yon. Basta, mabait lang yung amo mo. Yung hinihinay lang ba? Huwag naman yung kahit pagod ka na, pinapahirapan ka pa, huwag naman ganun. Isipin naman din natin kung saan tayo, ano, hindi naman sobrang, ang tawag doon, sobrang reklamador. Huwag naman ganun. Umulan ba? Kasi pumunta tayo dito para, aray, pumunta tayo dito para magtrabaho bilang katulong. So, kung ano man yung hindi kaya ng amo natin, kasi pupunta tayo dito na maglilinis eh. Yan ang trabaho natin eh. Yan. So, pero kailangan naman tingnan natin yung balance lang natin ba? Balance lang natin yung ano natin, yung trabaho natin. Shhh. Hindi atay na. Paano ba ito buksan? Atay. Sasakyan. Pero sa akin, okay lang. Enjoy naman. Enjoy ah. Huwag mo lang isipin na ano, marami kang ginagawa. Huwag mo lang isipin yun. Enjoy life lang. Para hindi madadagdagan yung problema natin. Narinig niyo ba ako, guys? Naka ano yan, portrait kasi wala akong tripod. Cellphone yan. Cellphone lang yung gamit ko. Yung paglilinis ko dito is two times a week guys. Paglilinis ko ng sasakyan, minsan once a week lang kasi medyo busy din kasi malaki din yung bahay ng amo ko. Pero hindi naman sila nagre-reklamo kung minsan hindi ko nililinisan. At minsan din guys, kapag umuulan, hindi rin ako maglilinis kasi sabi ni babae, umuulan, mababasa lang din. Tapos minsan sabi niya, ano daw sa tubig? Kalas tubig daw. Tapos sabi ni lalaki, kung kalas o tubig, pangabo na lang ato swimming pool. Ito na lang daw swimming pool, mangabo. Samukla, gini ako, amo laki sa hayay. Napil na. Kung kalas o tubig, ito swimming pool, pangabo. Okay, doon tayo sa kabila. Dito naman. Oh yeah. So, Bernes ngayon, usually sa Bernes, hindi kami nagluluto. Makain sila sa labas. Pero ngayon guys, birthday ni babae ngayon. Kaya, ang nagluluto ngayon, yung chef namin. Sino yung chef namin? Yung panganay. Siya yung signature dish niya is beef. Beef tsaka cream, mushroom, creamy mushroom pasta. Basta yun. Yun ang signature dish ng alaga. Siya ang nagluluto sa lahat. Not sure kung papunta sila dito ni Lola. Lagi ako nakatingin doon kasi nasa labas yung isang kotse. Hinintay ko. Lumabas si babae kasi pinuntahan niya saglit yung anak niya sa tuition. Tapos yung isa, yung panganay, may binili lang sa labas. Siguro nandyan lang yun eh. So, yun. Bernes ngayon, 30.
ng April. Bukas is holiday, 1st of May. Oh, hi! Charot. Alam nyo guys, enjoy life lang. Kasi mahirap na palagi tayong namang problema. Huwag problemahin yung ano. Enjoy life lang, tapos dasal-dasal lang. Manalangin lang palagi. Nagabayan tayo sa ating paglilinis, sa ating pagkatrabaho araw-araw. Siguro kung nakita ako ng amo ko dito na nagsasalita, siguro baliw naman siguro to si Luna. Kasi dito guys, apat yung mata. Ang daming mata dito sa labas. 1, 2, 3, 4, 5 pala dito. 5. 5 yung mata dito. Nakatingin dito, apat yung nakatingin dito, isa yung nakatingin doon banda. Ganon. So, sa labas na naman tayo, maglilinis na naman tayo sa labas ng kotse. Yun siya guys, sinabon ko na. Ngayon, yung gulong naman ang linisan. Ayan, sinabon ko na siya. Sinabon. So, yan yung luto niya. Tapos yung kusina, napaka messy basta siya ang magluto. Ito yung sauce ng pasta niya. Yan, napaka messy. Ngayon, naglalaro lang siya ng ano, football sa labas. Tapos na siyang magluto. So, maglinis na naman ako. Hi guys, good morning. So ayun, kahapon hindi ko natapos ang paglilinis ng sasakyan kasi ang tagal dumating ni babae. Tapos ngayon, 1st of May, holiday. Actually guys, wala akong holiday. Wala akong public holiday. Pero, this contract, this new contract, latest contract ko, kontrata ko is may ano na ako, may public holiday na ako. Pero, yung holiday falls on Saturday. So, bali, dalawa yung ano, dalawang araw, Saturday, Sunday, diba? So, ako na lang ang nag-adjust. Kasi, pag dalawang araw na successive 2 days, ang dumi na ng bahay. Tapos, sasabihin, wala na akong short pants. Puros na, ano, 2 days lang yan, ha? Kahit isang araw lang, guys. Ang dami nang labahan. Dami kong labahan pag ano pagbalik ko. Kaya itong 2 days linisin ko na lang sa umaga tapos sa hapon na lang ako lalabas. Ganyan lang. Ayaw na lang ang mag-adjust. Hindi na lang natin ano yung paglalabas natin. Ako na lang mag-adjust. So ngayon, linis ko muna itong sasakyan babae. Mercedes-Benz pa rin. Pareho sila ng kotse. Dati, sports car itong sa babae kaso medyo maliit lang. Lalo na pag nandito sila lula. Tapos nung nakita ako ni sir na nandito pa naglilinis, sabi niya, oh, holiday ngayon, ba't hindi ka lumabas? Sabi ko, maya na sir, linis muna ako. Pachar-char, good. Para ignon nga butan. Bitaw guys, tayo na lang ang mag-adjust ba? Tayo na lang ang mag-adjust para trabaho na trabaho din naman natin pagdating natin eh. Pagbalik natin sa bahay after ng off day natin. Marami tayong gawain guys, kaya anuhin na lang natin. Total, makakalabas lang naman. So, ayun. So, ang tanong guys, obligasyon ba daw ng katulong ang mag-car wash dito sa Singapore? Well, sa akin naman,
bago ako in-employ ng amo ko, sinabihan nila ako na may dalawa silang kotse, isang anak, kasi isa pa yun si Brandon dati. Tapos nasa kondominium. Tapos sabi niya, kung tapos na ng pagtatrabaho, kung free ka, pwede kang mag-car wash. Yun. Hinihinay lang naman, okay lang naman sa akin guys, kahit wala to sa kontrata. Pero, okay lang, para sa akin, okay lang talaga, as in. Hindi naman problema yung pagka-car wash para sa akin. Enjoy nga eh. Yung iba, nagreklamo, di daw, wala daw sa kontrata. Hindi ko din nakita kung may sa kontrata o wala. Pero, depende kasi yan sa amo, sa ano nyo, sa tawag dyan, sa kasi tawagan na, eh, kana ba inyong kasabutan ba? Bago kanya i-employ, kailangan malaman mo kung ano yung gawain mo sa bahay. Tapos nung tinanong niya ako doon, nung pag-interview niya sa akin sa may sa agency dati, yung pag-interview niya, sinabi niya sa akin na may dalawa silang kotse. Okay lang, linis tayo guys, linis. So yun ang kagandahan ng amo ko, kasi hindi sila pala utos. Tapos if they really need help, sa kanila ako utosan. Yun, ayun, swerte-swerte lang ang pag-apply dito sa Singapore, or pag magiging ano katulong, swerte-swerte lang. Yun. So, yun lang. Sa mga lumalabas dyan, happy Labor Day. Labor Day, pero nagtatrabaho. Oks lang yan. Hindi naman yung sama. Pero sa mga lumalabas dyan, ingat kayo palagi, lalo na dito sa Singapore na tumaas yung ano natin dito. Ingat kayo. Bye.